na yang nilabas ni Senator Angara itong midget version nung kanyang tatay na parehong mga amboys ano, na walang ginawa kundi mag-issue ng mga kasinungalingan tungkol sa ano Chinese. Ano ba pakialam ng senador sa presyo ng well, mga bakuna? Sasabihin nila, well, it's our study. Ha? And so, pinulot lang po sa Western media. Ayun, yan. Pinulot ayun lang problema. Po. Sinama sa graph. Ano? Ngayon, lumabas na ang presyo. But before we go into that price, ito, iniintay ko rin na lumabas. Isa pa yan, ngayon, si Drilon. Ha? Si Drilon. Drilon, Lacson. Ano? Yan ba na yan? Hontiveros po ano and ngayon ang daming lumalabas na yung kanilang ini-sponsor yung Pfizer ay delikado sa at least now malinaw delikado sa senior citizens ano alam mo nagsusulisit lang yan ng Pasko eh, tapos na eh. No. Ha ang Amerika kasi napakagaling magsuhol ng mga politiko all over the world no gumagamit saka, ng mga pundasyon, mga kung dito, ano, dito sa Pilipinas, meron silang mga institutional corporate representatives na matagal na pong nakikialam sa politika natin, oh. Na-appoint ang mga executives nila as cabinet members tulad ni Dick Romulo ng ng Zuilig, ano? Zuilig is a Swiss pharmacy, ano? Yan ang hanap buhay ni Albert Del Rosario. Yun, oh, isa yan. Oh. Na ang kanyang strat base, no. Albert Del Rosario Institute, ay makikita naman, hindi naman ho itinatago, no. Makikita naman ninyo sa internet, ay may mga kasosyo dito sa East Asia. Yeah. Mm-hmm. At sila ang nagbo-broker ng mga initial steps para sa mga business interests dito. Well, isa dyan, isa semi-Filipino, I think Filipino corporate, Unilab. Oh. Marami na yung kinakatawan na Western pharmacies po yan, ano? Pharmaceuticals. Ano? Eh, ganyan lang naman ho talaga ang negosyo. Eh. Pero yung mag-double sila sa mga kasinungalingan para itulak ang kanilang kung ano mang mga kliyente, ano ho yan? Foul. Yeah. Ika nga. Well, kailangan ng whistleblower itong dyan. Dalawang araw, kaado, dalawang lumabas na katotohanan na yan, konfirmado na naman yung ating mga pinapaliwanag dito at inuulat, no? Na yung presyo ng Sinovac, ano, ay mas mura, di hamak, one-third lang. If this becomes official, no? Kasi anunsyo lang ito, I don't know from one where. One-third lang. Pero one-third sa kanilang pahayag, 300% higher. 300% higher. Imbis na 300% cheaper. 3,500 yung iba, sabi. Ano? Ngayon lumalabas na kapareho lang. And I showed this before, but I think I have it again. Sa presyo sa Indonesia. But ang king pakiramdam, baka mas mura. Kaya, hindi, kaya may non-disclosure agreement. Kasi kung lumabas yan, masasaktan yung mga ibang mga na hindi naman yan kabento na katulad mataas. Ng mga binibenta sa Shopee o Lazada na kung ano yung nakapublish price doon, yun na. Milyong-milyong dosage ito pinag-uusapan dito . Tsaka may private transaction, may government to government. In the case of Indonesia, they partnered in the research yata. So, ibang presyo nila. Ngayon, meron din namang generosity ang China. To some, baka libre pa yan, ibigay ng China. So, hindi mo pa nababalitaan? Hindi pwede mga pare-pareho yan. Hindi mo pa nababalitaan? Oo. Magbibigay ng 500,000 dosage. Oo. Oh. Ng bakuna ang China. 500,000 donation to the Philippines. Donation? Kaya, donation, walang bayan. O yun, makano yun? Yung ba pinakamahal na sinasabi nila? walang question eh. Idi-diskwento pa nga yun doon sa kung meron mang arrangement na hindi pwedeng i-disclose ang presyo. Hindi, siyempre, i-diskwento mo pa yun eh, di ba? Makaka-affect ng presyo ho yan pag may disclosure. So, China to donate 500,000 doses of COVID-19 vaccines to the Philippines. Kaya nga hinabol ko kagabi pa. Ano? Kaya pala ang presidente, quiet dito. Ayaw niya magulo yung mga ganyan. Mabubulabog. And so, lumalabas na sa Facebook daw ang presyo, katumbas nung presyo sa Indonesia. And I think you were there when I reported this, that Indonesia is 13 US dollars, no? Mga 650, 700 pesos per dose. Ano?
instead of the 2,000, 1,000, 5, 3,000 na lumalabas doon, lumabas doon kay Angara na report ng mga presyo daw. Sino ba yung nasa picture? Si Ambassador ba natin yun? Si Loxin at saka si Minister Wang Yi. Ano? Oh. So half a million doses will be donated. Sino yun? Sino yung dalawang yun? Si Minister Wang Yi at saka si Ambassador Loxin, yung mas panggap. Ah, si Teddy Boy. Yan ang balita. And siyempre, ngayon, pag hindi naman nila napuntusan sa presyo kami ito, titirahin naman nila yung fake news tungkol dun sa efficacy. Ha? Na pati sa pag mga meaning ng mga salita, nagkakanda buhol-buhol sila sa kapag lubid-lubid nila na kasinungalingan. Mm-hmm. Ayan. Yan ho eh, yan ang problema eh. Ha? May mga tao talaga, no? Talaga magbi-build up ng isang building ng puro kalokohan at kasinungalingan para sa kanila mga vested interest. Okay, and iwas ho tayo dyan. Yung balitang yan, dala po ng bisita ni State Minister and Foreign Minister ng China na si Minister Wang Yi, ano, na nagkaroon ng isa't kalahating araw na pagbisita po rito matapos ng galing ng Indonesia ata, Myanmar and some other ASEAN countries. Matapos din nung nakaraang dalawang linggo na pag-ikot po sa Africa. So this is the diplomacy ng China in the post post-COVID period. Napansin ko China, they use more of diplomacy rather than marketing. Wala kaingay-ingay, basta relationship ang gusto nilang i-promote, hindi business, no? Ang dami kasi na ang dami sinasabi ng magagandang projects dito sa administrasyon na ito. Yung pala, 30 days lang na libre ang sambayanan. No? After 30 days, may bayad na pala yung mga ganyan. So, mamaya siguro may oras tayo para talakayin yan. Okay. Ito ay editorial ng Manila Bulletin noong 14 ng Enero. Napakagandang editorial po. Ano? Anyway, so, habang we are celebrating the Soledad University sa Fujian Province, the half a million dosage donation of the vaccine from China. Ito na naman po, ano? Continuous progress and advancement doon sa build of the Chinese and the Philippine government, no? Philippine government. Ito po yung pagtanggap ng DPWH natin, Department of Public Works and Highways, ng bid ng Chinese company for the Samal Davao Bridge. Ano, ito po ay ilang kilometro to? Mukhang hindi nasama dito sa clip natin, ano. Pero ito ay I cannot say, I don't have it here, but millions of US dollars ang halaga po nito, no, na for the contract for design and build for the Samal Island Davao City Connector Project.